Inisa-isang puntahan ng mga health workers ang mga bahay ng mga batang hinihinalang tinamaan ng hand, foot and mouth disease sa barangay Sambat sa bayan ng San Pascual, Batangas. May rashes sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 4 na taong gulang na anak ni Shine at nangangamba siyang mahawa ang sanggol niyang anak. Magkasama po, lagi magkalaro. Minsan pag nagano, nung nakaraan nag-share pa siya ng pagkain. So parang natuloy ako, talagang possible kung magkakaroon talaga. So ayun nga po, kaya yun nga, nababahala ako. Nilagnat naman at nagkapantala sa katawan ang dalawang anak ni Tina. Napuno rin ng singaw ang panganay. Pa-apat na araw hanggang 5 kasi 2 days po siyang hindi nakakain. Yun po, nandun na po kasi yung napuno na yung bibig niya ng rash, ng singaw. Eh, sa katawan naman po niya is medyo madalang naman po yung rashes niya. Ang bibig lamang po talaga naapektuhan sa kanya. Pinag-isolate ng 10 araw sa kanilang mga bahay ang mga bata na hinihinalang may HFMD. Binigyan na rin sila ng gamot. Sa tala ng Municipal Health Office, nasa 109 na batang may edad 10 gulang pababa sa 15 barangay sa San Pascual ang may HFMD. Pwede po itong kumalat po sa pamamagitan po ng contact po. Pwede po sa plema, sa laway, dumi, na pag po ito'y nahawakan, pwede po maka-infect po sa iba pong mga bata. Ilan sa sintomas ng HFMD ay ang lagnat, mapupulang rashes na minsan ay may kasamang tubig, singaw, walang ganang kumain at pananakit ng lalamunan. Kaya namang gamutin ang HFMD. More on symptomatic, paracetamol, vitamin C. Hindi kasi din pwedeng ma-dehydrate, so oral rehydration solution para hydrated yung bata. And then kung medyo makate, pwede po yung mga antihistamine po na binibigay po sa mga bata. And then pahinga po. Sinuspindi na ng San Pascual LGU ang pasok mula daycare hanggang grade 3 sa mga apektadong barangay. Sa Batangas City, umabot na rin sa 100 ang mga batang tinamaan ng HFMD sa 18 barangay. May iba pang mga bayan na nakitaan ang sintomas ng nasabing sakit. Very premature to say that we have an outbreak. Ongoing yung surveillance investigation po natin doon sa mga nasabing municipalities na may mga nakikitaan sila ng mga signs and symptoms. Pinaigting na ng mga LGU ang information campaign para makaiwas sa hand, foot and mouth disease habang isa sa ilalim sa disinfection ang mga eskwelahan. Dennis Datu, ABS-CBN News, Batangas.